Pasok ka, di ba? O, major kaskolan. Bawal yan. Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Actually, Honor, Your Honor, we apprehend these shipments. But there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok yan. Merong... Very true, Your Honor. Sandali lang. Merong directive ang WHO sapagkat health hazard yan. Very true, Your Honor. Ngayon, ano itong tanong ko, ha? Yes, bakit nakakapasok sa customs yan? Ha? Sir, pagkatapos mong sagutin yan, yes, I want the attorney from customs to answer me on that. Sir, actually, the okay that's coming in. Okay lang ang puso ko. Yes, sir. Malakas ang puso ko. Yes, sir. Bakit ka nag-reach out sa double group? Nag-i-smuggle ka ba? Yun ang tanong ko, bakit? Ibig sabihin, kung talagang legal ang pinapasok mo, di ba? Bakit ka nag-reach out double group? Kasi po, tama po yun sinasabi nyo. Mga misdeclared siya, underdeclared po. Katulad nga po ng sinabi ko, kung... Sabihin, meron kang misdeclared, underdeclared, correct? Yes po. Kaya nag-reach out ka sa double group. Yes po. Tama, o tanong ha. Ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, ng mga damit na second hand? Opo. Papasok ka, di ba? O, major kaskolan. Bawal yan? Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok? Yes, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Actually, Honor, Your Honor, we apprehend these shipments. But there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok yan. Merong... Very true, Your Honor. Sandali lang. Merong directive ang WHO sapagkat health hazard yan. Very true, Your Honor. Ngayon, ano itong tanong ko, ha? Yes, bakit nakakapasok sa customs yan? Ha? Sir, pagkatapos mong sagutin yan, yes, I want the attorney from customs to answer me on that. Sir, actually, the okay that's coming in. Okay lang ang puso ko. Yes, sir. Malakas ang puso ko. Yes, sir. Sir, it comes from many ports. It's not only the ports in Manila, but also ports in Mindanao and the Visayas. Salamat. Salamat. You've been honest with me. Ang tanong ko ganito, within the audience of Congressman Siya, bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? Bakit hindi nyo nakikita? Bakit nakatakip ang mga mata ng customs official? First of all, Your Honor, okay can be declared as bed sheets, used bed sheets, used shoes. What is prohibited, Your Honor, is used clothing. Major Kaskolan, and that can be declared, but you know for a fact that they are not new. Yes, Your Honor. If you go to every store that has ukay-ukay, you know for a fact that there are no bed sheets there. There is nothing new. What yes. I'm saying right now is this. Ito ha. Oh, binanggit na ni Mark Taguban, umami na siya. Umami na siya kasi tinanong kanina ni sino yun, na kung ano ang laman ng container eh, di ba? Sinabi mo kanina, Mark, na ito ay mga ano sabi mo kanina? Mga general merchandise. General merchandise. Ngayon, inamin mo na nagpapasok ka ng mga ukay-ukay. Correct? Yes po. Okay. Ilang container ang pinapasa mo ukay-ukay? Alam, yun po. Hindi ko po alam kung pwede nilang ipasok yan kahit saan container doon. Right. Sinong nagbubukas ng container? Sa Bureau of Meron yung Customs Police, correct? Yes po. Merong official ng Customs yan, correct? Yes po. Ayan. Nakikita yan. Binubuksan yan. Di ba? Pero kaya ka nag-reach out sa double group sapagkat alam mo
na pag binuksan yan, ipagbabawal niya ilabas. Correct? Yes po. Oh, nag-raise out ka sa Davao Group para hindi na buksan ang mga container na yan. O kung buksan man yan, pikit ang mga mata na nagbukas. Tama ako? Yes po, Your Honor. Yun. Go ahead, Congressman Zia. Thank you, Mr. Chair. May tubig po dyan, Manong Benny. May tubig po dyan. Okay. Yes, balikan ko lang yung tanong ko kanina kasi gusto ko lang mag-compartmentalize yung issue. Ibig sabihin, meron ng transaction dito with the Davao Group and dito yung hindi ito connected. Okay, man, see ya. Gusto nyo ng chocolate? Ito, meron akong patchy, oh. Hindi smuggled to, ha? Gusto ko lang para maintindihan po natin, Mr. Chair, yung reason kung bakit nag-reach out ka sa Davao kasi dalawang sa nakikita ko dalawa kasing sitwasyon 'tong nangyayari, 'di ba? Na-establish mo kanina yung reason kung bakit nag-reach out ka. So mayroon ka nang hindi lang sa hindi ka maharas, meron ka pa ring protection, 'di ba? Kasi na-enrolled ka na doon sa Davao Group, no? Pero hindi siya connected doon sa rason kung bakit ka naka kulay orange ngayon. Doon ako interesado ko doon sa the reason why you were put behind bars. Kasi ang sinabi mo ay parang hindi ka maharas. At the same time, maybe, inclusive of that arrangement is for your protection and, in your business, the protection of your business and customs. Tama ho ba? Yes po, Your Honor. Okay, now, yung reason kung bakit ho kayo nandito sa Quadcom na ito, dahil yung connection mo with the case that you've already been convicted of the crime, no? Sinabi nyo. Sinong nag-approach sa'yo in this particular transaction? Kayo ba ang pumunta sa Davao Group na may shipment? Ako kasi, nung una kang tinanong ni Kong Jinky, naawa sa'yo. Kasi, ang sabi mo, akala sa'yo ng tao, ikaw yung smuggler ng drugs. Ang pagkakaintindi ko, is hindi ikaw. Sabi mo, hindi ako drug lord. Ibig sabihin, hindi ako nagsismuggle. Ibig sabihin, yung pumasok na shipment, ay hindi sa'yo. Tama ba? Yes po, Your. Okay. Ngayon, yung shipment na ito, containing this shabu, paano ka napunta dito? Ikaw bang nag-approach sa kanila o paano o sila ang nag-approach sa'yo? Actually, simula ko muna po, Your Honor. Okay kasi Davao Group din, the same group. Tama ba? Davao Group yung na-mention mo. You've mentioned the name of Man Scarpio and Congressman Pulong. Sila po yung nag-mention. Okay, so what did yung mismong itong arrangement na ito, transaction na to? Kasi ang dami niyo namang nasa trucking business, 'di ba? Marami kayo sa trucking business, 'di ba? Opo. Okay. Marami ding mga consignees, I'm sure. Sabi nga ang tanong mo nga, ang sagot mo nga kay Congressman Flores is maraming consignee diyan, 'di ba? Tama ba? Opo. Oh. So what made you so special na parang ikaw yung napunta dito? Hindi lang special, namalas kung bakit ikaw. Paano? Dahil ba masyado kang kalapit nila or ikaw ang nag-approach sa kanila for this particular transaction? Kasi kung ikaw ang nag-approach sa kanila, it would appear to me na ikaw nag-smuggle. So paano? Can you explain to us kung... Pwede ko bang anuhin muna yung sa... Bakit ako na-convict? Yes. Kasi, unang-una, explain ko lang sa... And explain mo na lang sa akin yung paano itong kaso na ito, nais nasama ka sa apps among all the many trucking businesses involved in customs, doing business in customs, legitimate business. I'm sure your business used to be legitimate, di ba? I'm sure your business was legitimate when you're doing business with customs, di ba? So how come... Among all the trucking businesses, among all the consignees who've been accredited by the customs, it's you and EMT were involved in that particular shipment, which apparently came out to be drugs. Simulan ko po muna doon kay Kenneth Dong. So, ito po, siya po yung nag-inquire nitong shipment na to, itong MCLU 600-1881. So, tinanong niya sa akin, regular shipment lang naman ito . Pero, doon nga, sa Senate hearing, nalaman ko na yung kay Manny Lee, meron siyang mga items doon na tinanggal doon sa packing list. Nandoon po yung metal cylinder. So, nung papunta po kay Kenneth Dong,
nung binigay niya sa akin yung packing list, wala pong nakalagay na metal cylinder doon. Wala rin po, ang nakalagay lang doon, mga general na merchandise lang. So, in-read ko siya na isang normal na shipment. So, tinakos sa proseso na normal. So, DJ, ano mo nga to? Paano ba itong ganyan? So, i-refer ko siya sa broker ko. Sa normal na proseso, wala po talaga kaming alam kung may shabu yan o ano. Wala po talaga kaming kinalaman. So, sabi ko nga, May 15 pa lang, nagsasubmit na ng manifest yung barko 24 hours bago siya mag-arrive sa sa port, KBOC. So doon pa lang, kung mayroon silang hinala na ito, maling shipment ito, dapat sabihin natin, dapat mas mataas yung tax nito o baka may mga kontrabando ito, pwede na nilang i-alert doon eh. So green lane ito, pero hindi pa namin nailabas agad kasi hindi siya rush eh. Hindi naman kinasabi sa akin ni Kenneth na, oh, ilabas mo na yung... Si Kenneth, anong ni Kenneth? Customs broker ba siya? Hindi, client ko po siya. I'm sorry? Ah, client mo? Opo, okay. Siya po yung nag-inquire nung sa shipment na to. Okay, ma'am siya. Mark, ito bang, ikaw ba nag-i-smuggle ka rin ng bigas? Hindi po. Hindi? Hindi po. Ano lang, okay-okay lang, saka ano pang ini-smuggle mo? Drugs? Pagka, para maintindihan niyo po, pagka sinabi mong general merchandise, smuggle na yun. Ayun, oo. So, ibig sabihin, pag general merchandise, smuggle na yan. Opo. Ano nakalagay dyan, general merchandise? Kasi po, para malaman nyo po yung proseso nito, ang isang container po, marami pong may-ari niyan. So, isipin nyo po yung trabaho ng FedEx, kunwari. So, itong si Hongfei, siya yung exporter sa China. Itong si Hongfei dito sa Valenzuela, kung saan nahuli yung drugs, siya yung importer. Si EMT, talagang wala siyang kinalaman dito sa transaction na ito. Talagang royalty fee lang siya. So, lahat ng mga Chinese na gustong magparating ng mga ano nila, mga products nila, ikinoconsolidate yan sa isang container. Yan po ay smuggled na yan. Kasi hindi naman dinedeclare lahat. Eh. Kung ide-declare mo yan lahat, napakahabang listahan po niyan. So, yun po yung general merchandise. Your Honor.